Hello and welcome sa ating YouTube channel, mga Lodi. So, sa video ngang ito ay maglalabas ako ng mga posibleng mangyari o maganap sa chapter 226 ng Tokyo Revengers, which is theory and prediction ko about sa chapter na ito. So, bali disclaimer lang before I start. Ang lahat nga ng maririnig nyo sa video ngito ay pawang teorya at prediction ko lang. Possible na mangyari or hindi, kaya nga theory. So, bali medyo maikli nga lang ang video ngito. Pero para medyo humaba na din ay magsisingita din ako o kukuha na din ako sa comment section in chapter 2 to 5 review natin doon. Kasi marami nga akong nakita doon theory nyo, which is ganun kayo kasolid, mga Lodi. So bali simulan na natin to. Let's go! So, bali natapos nga ang chapter 225 sa pangyayaring ito, which is nag-iwan pa nga ang author ng mga katagang Tyrant versus Legend, which is Legend versus Tyrant talaga, mga Lodi. Legendary first generation of Black Dragons versus South Terrano the Tyrant. So, bali dyan pa nga lang ay may idea na tayo sa kung ano ang posibleng mangyari sa susunod na chapter. Pero may theory nga ako, mga Lodi, na baka makaharap nga dito ng West Duo, which is ni Waka at Benkei, ang Haitani Brothers. Kaya sa madaling salita, mga Lodi, ay hindi. Hindi nga dito 3v1 ang mangyayari. Kasi nga ay di ba nga nag-order nga si South Terrano sa mga top executive niya na unahin nga daw muna nila ang Brahman Gang at saka na nga lang daw muna ang Kanto Manji Gang pag natapos na nila ang Brahman Gang. That means baka makita talaga natin sa chapter 226 ang bakbakang Haitani Brothers versus Waka x Benkei. Or pwede din naman na kapag hindi ang Haitani Brothers ang makakaharap ng West Duo na to, ay kung 1v1 ay baka si Wakasa versus Kakucho Hito at Kizu Arashi versus Kanji Mochizuki, which is possible talaga na maganap yan, mga Lodi. Pero dun tayo sa posibleng maganap talaga, mga Lodi, ang Haitani Brothers versus Waka x Benkei. So bali ano pa ba ang aasahan natin dyan? Malamang solid na laban yan, mga Lodi, which is sana makita nating mag all in ang apat na to. Kasi kung sakaling mag-all-in nga sila, ay paniguradong sa kanila magpo-focus ang chapter 226, which is baka abutin pa nga ng ilang chapter ang fight scene nila. Mahaba-habang screen time yan, mga Lodi, which is yan ay kung gusto ng author mangyari. Pero how about naman kay Takeomi Akashi? So bali ito nga ang theory ko para dyan, mga Lodi. Takeomi Akashi. So bali for me, baka hindi maka-1v1 ni The God of War, which is ni Takeomi Akashi si South Terrano. Kasi nga ay baka si Kakucho Hito at Kanji Mochizuki yung humarap sa kanya. So baka may tanong ka, bakit dalawa versus Takeomi Akashi? So bali ganito kasi yan, mga Lodi, for me ay kita nyo naman sa bansag pa lang ni Takeomi Akashi, The God of War, o sa Tagalog ay Diyos ng Digmaan. That means malakas siya at dyan ako nakakasiguro, which is para saan pa na naging top 1 gang ang first generation ng Black Dragons Gang sa buong Japan sa panahon nila, at mabansagan siyang The God of War kung walang reason, di ba? That's why, kaya 2v1 for me. Well, yan lang naman yung para sa akin, pero possible pa rin na mag 1v1 sila ni South Terrano. Kung gusto din ni South, well, para sa akin naman ulit, ay kung mangyayari yan, ay may kakainin si Takeomi Akashi sa kanya, mga Lodi. Like, palag-palag yan. So, bali yan nga lang ang para sa akin na mangyayari sa chapter 226, which is bitin, di ba? Pero usually, ang isang chapter kasi ay meron lang 18 to 19 page panel. Like, bitin talaga. So, bali wait, may isa pa akong prediction, mga Lodi. At kung mangyari man ito, ay paniguradong matitigil ang lahat yung conflict na nagaganap. At ito nga, mga Lodi, ay yung pagdating ng mga parak, si Luke o police. Well, possible na mangyari yan, mga Lodi, since nandun ang rescue team na nag-aasikaso kay Draken. Kasi syempre, magpapanik yun, mga Lodi, kasi may nagaganap nga na conflict. At paniguradong dun na nga sila tatawag ng police. Like, rescue team sila, mga Lodi, malabong wala silang number ng police. Like, alam nyo na yung mangyayari, stop ang conflict. So, bali prediction ko lang naman iyan, mga Lodi, possible na hindi mangyari o mangyari. So, bali by the way, may iba na tayo. Now, how about naman kaya kay Mikey tungkol kay Draken? Well, so bali ito nga ang theory at prediction ko dyan. So, bali bring back ko lang, para may idea kayo, namatay si Baji. Well, alam kong natatandaan yan at alam kong sariwa pa sa utak nyo yan. Well, nakita nyo naman doon si Mikey, mga Lodi. Nagalit nga ito ng sobra kay Kazutora.
Binugbog niya nga ito ng sagad to the point na halos muntik na nga niyang mapatay si Gazetora. Kung hindi lang siya napahinto. While alam naman natin na sa isang future timeline nga inapatay niya nga si Gazetora dahil sa pagkamatay ni Bajido. So bali alam naman natin na naiba lang ngayon dahil nga iyon kay Takemichi, diba? So bali ipinaalala ko lang sa inyo mga Lodi, which is kahit hindi ko naman ipaalala sa inyo ay alam kong alam nyo naman na iyon. Kaya ngayon talaga mga Lodi, paano na kaya to ngayon? Malapit ng sobra si Draken kay Mikey, kaya mukhang malaking gulo talaga ang magaganap. At shock na may kalalagyan talaga si South Terrano sa kanya. At baka madami pa nga ang buong Brahman Gang. Well, kung hindi man mangyari sa 226, yan ay possible na mangyari sa 227 or 228 yan. If ever na walang dumating na polis, yun, yari talaga. Alam na natin yung mangyayari kapag nalaman ni Mikey na namatay yung best friend niya. Tsaka kasi mga Lodi, malabong walang pake si Mikey tungkol sa pagkamatay ni Draken. Malabo yun, promise. Papaalala ko lang, ang dahilan nga ng paglayo ni Mikey sa kanila ay para hindi na sila madamay at para wala nang mamatay. Pero tignan nyo naman, namatay si Draken. Kaya talaga naman, talaga naman. Kaya abangan natin talaga mga Lodi yung mga susunod na chapter. So bali meron pa nga akong theory. Pero ang theory nga na ito ay hindi lang pang isang chapter, which is ang pangyayaring ang ito ay hindi natin masasabi kung kailan ito mangyayari. So bali ito nga ay yung possible pa rin na mamatay si Kawaragi Senju. So bali paano ko nasabi? Well, pakinggan nyo to. Kasi nga hindi but still now ay nasa amusement park pa rin sila. Umuulan pa rin. Which is mas nagdagan pa nga yung posibilidad na mamatay siya dahil sa may nangyayaring conflict. Remember, hindi pa natatapos ang gabing iyon. Hindi pa sila nakakaalis doon. Kaya possible pa rin talaga mga Lodi na mamatay si Kawaragi Senju. At speaking of namatay, ay well, marahil ako lang ang nakapansin neto. De joke lang, syempre meron yan, pero ako lang ang bumoses. So eto nga yun, si Waka at Benkei. Wala sila sa future timeline nung nakita natin ang Bonten Gang. Tanging si Takeyomi lang ang nakita natin doon. Oops, nako po, mukhang alam nyo na, mukhang mamatay silang dalawa. Nako kaya po. Mukhang may ibig sabihin talaga mga Lodi yung sinabi. Yung sinabi ni Waka kay Takemichi na taker of Brahman Princess. Siya. So bali anong masasabi nyo dyan mga Lodi? Alam kong meron kayong masasabi. I-comment nyo na yan sa comment section. Pero ano't ano pa man, ipagdasalan lang natin na sana hindi. Ganun din kay Senju. Pero napaisip kasi talaga ako mga Lodi na bakit sa Bonten Arc ay wala sila doon katulad ni Senju. Diba? Shit. So bali yan nga lang yung para sa akin mga Lodi sa video ito. So bali tingin na tayo ngayon sa comment section, tingnan natin yung mga comment nyong nakuha ko. Let's go! So bali ang tatlong comment ng ito ang una kong napansin sa latest video natin. Like, opo, napansin ko rin po yan. May nakasulat na Black Dragon sa uniforme ng Brahman Gang, right? Ito nga po ang para sa akin about dyan. Itatry kong i-explain. Let's go! Binuo ang Brahman Gang para talunin ang Rokuhara Tandai. At lalong-lalo na ang Kanto Manji Gang. Kay Takeyomi Akashi na nga po mismo nang galing iyan. Na yan nga daw po yung pinakadahilan ng paglitaw nila. Which is nila ng mga founding members ng Black Dragons Gang. Ni Takeyomi Akashi, Kizu Arashi, Wakasa Imaoshi. Kaya that's why talaga mga Lodi na may Black Dragons Gang na nakasulat sa uniforme ng Brahman Gang. Dahil nga po iyon syempre sa tatlong to. Well, sana nagets nyo. So bali ang pangalawa ko ngang napansin at kinuha ay yung apat na to. Which is halos magkakaparehas kasi kayo at gusto ko din yung mga tanong nyo. Which is yung dalawa hindi tanong pero maganda yan. Goods yan. So I think ito ang para sa akin. Possible na pumunta sila. As in mga Lodi lahat sila. Bakit? Kasi dahil kay Draken, paniguradong magpupuntaan sila. Which is sure ako dyan mga Lodi. Paniguradong makikita natin sila. So bali marami pa po sana ako ang isasama. Pero, bawi na lang susunod. Shoutout na tayo.